Taong 1919 ang binuo ang tinatawag na nating PIDAF ngayon para sa isang marangal na layunin. Ang bigyan lakas ang inyong mga kinatawan sa Kongreso upang tumukoy na mga proyektong hindi kayang pondohan ng mga local government unit. Wala pong mali o masama sa polisiyang ito. Ang mali, ang masama at siyang ikinagagalit ng taong bayan ay ang pagsasabwatan sa pagitan ng isang pangulong handang makipagtransaksyon para manatili sa kapangyarihan, mga mababatas handang makipagkunsabahan, at kung nariyan ang kooperasyon ng burokrasya at mga mamamayang tila naman sa paglalapastangang ginagawa sa kanila. Kung magsama-sama po ang mga sangkap na ito, maaring maabuso ang PIDAF. Kailangan nating maniguradong hindi na maabuso ang sistema. Akala po ng iba, pera nila ang PIDAF na pwedeng gastusin kung paano nila gusto. Pero mali po ito. Pera ng bayan ang pinag-uusapan dito at sa bayan dapat at hindi sa ilang gahaman lamang ang pakinabang nito. Nakakagimbal nga po ang mga revelasyon tulad ng mga nakapakaloob sa COA Special Audit Report ukol sa paggamit ng PIDAF noong 2007 hanggang 2009 na inilabas nitong nakaraang linggo. Dalawang bagay po ang malinaw na kailangan nating gawin sa panahong ito. Una, ang panagutin ang mga umabuso sa sistema. Kahapon, inulat ko sa inyo, inatasan ko ang DOJ, 10 ng lahat ng ahensya ng ehekutibo sa ilalim ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council o IAAGCC na mag-ambagan at magtulungan upang mapabilis ang proseso mula sa imbestigasyon hanggang sa pag-usig, hanggang sa pagpapakulong at pati na ang pagbawi ng ilegal na yaman. Malinaw ang aking direktiba sa lahat ng ahensya at kawani ng gobyerno. Ibigay ang inyong buong tulong at kooperasyon upang mahanap ang katotohanan at ang mapanagot ang dapat managot. Buong-buo po ang kumpiyansa ko sa integridad ni Ombudsman Conchita Capio Morales, Kalihim Laila M. De Lima, at Chairperson Grace Pulido Tan. Alam kong wala silang kikilingan. Kinakatawan nila ang panunumbalik ng tiwala ng publiko sa mga institusyong kanilang pinamumunuan. Iyan po ang balangkas ng ating unang layunin. Ang ikalawa, maghanap ng mas mainam na paraan upang siguruhin ang pera ng taong bayan ay mapunta sa taong bayan lamang. Lilinawin ko po, simula pa lamang pilit na tayong nagpapasok ng reforma upang bawasan ang diskresyon na siyang ugat ng labis at maling paggamit ng PIDAF. Naniniwala tayo, kung hayag ang proseso, mababawasan din ang pang-aabuso sa sistema. Inatas po nating itala sa pambansang budget kung magkano ang PIDAF na natatanggap ng bawat mambabatas. At ipinagbawal na rin natin ang congressional insertions. Particular na lamang ang menu ng pwedeng paglagyan ng PIDAF. Hindi katulad dati kung kailan inilalagay lamang ito sa kung saan-saan. Hinihingi na rin natin ang mga detalye ng proyekto, di gaya na nakaraan kung kailan kahit malawak ang definisyon ay naaprubahan nito. Real-time na rin ina-upload sa website ng DBM ang listahan ng proyektong napopondohan ng PIDAF, kaya't malaya itong mabusisi na madla. Pagdating naman sa bidding, lahat ng bid notices at awards ay nakapaskil na rin sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEPS. Naalala ko nga po, nung senador ako, ang budget na kalaan para sa January 1 hanggang December 31. Alam po natin lahat yan. Noong 2007, naaprobahan ito Abril na. Ibig sabihin mula Enero hanggang Abril, carry over ang budget mula sa nakarang taon. Di ba makatwiran na dahil nare-enact ang budget, tanggalin na rin sa budget ang pondo para sa mga buwan na nakalipas at nagastusan na. Natalo po ang mungkahi ng mga panahon rin, kaya bumoto ako ng no sa budget ng 2007. Tinatayang 36 billion pesos ang biglang naging savings noong taong ito. Tanong po, saan naman po kaya napunta itong 36 billion na to? Kaya nga po, mula na maupo tayo, maaga na rin isinusumite at inaaprobahan ang budget upang hindi na ito paulit-ulit na marienak na maaaring rin magamit bilang instrumento ng pang-aabuso. Sa araw matapos ang SONA o isang araw matapos ang SONA, isinusumite na namin ito sa Kongreso na aprubahan po nila ito bago matapos ang taon. Kaya't nabawasan na rin ang pagkakataon baka kalikot ito at mapagkakakitaan.
Sa kabila po ng mga reforma ito, nakita natin sa mga ulat na lumabas nito mga nakaraang linggo, kailangan pa na mas malaking pagbabago upang labanan ang mga talagang porsigidong abusuhin ang sistema. Panahon na po upang i-abolish ang PIDAF. Ngayon, bubuo tayo ng bagong mekanismo upang matugunan ang pangangailangan ng inyong mga mamamayan at sektor sa paraang tapat, gamit ang tama at makatuwir ang proseso at ng may sapat na makalasag laban sa pang-aabuso at katiwalian. Katuwang ni na Senate President Frank Drilon at Speaker Sonny Belmonte, sisiguruhin kung bawat mamamayan at sektor ay makakakuha ng patas na bahagi ng pambansang budget para sa serbisyong pangkalusugan, scholarship, proyekto lumilikha ng kabuhayan at lokal na infrastruktura. Makakapagmungkahi ng proyekto ang inyong mga mambabatas, ngunit kailangan itong idaan sa proseso ng pagbubuo ng budget. Kung maaprubahan, itatalang mga ito bilang mga line item, alinsunod sa mga programa ng pambansang pamahalaan. Mapapaloob ito sa batas bilang pambansang budget. Hihimayin ang bawat linya, bawat piso, bawat proyekto, gaya ng lahat ng iba pang mga programa ng inyong pamahalaan. Dagdag pa rito, ang mga proyekto at ang pag-release ng budget para sa mga ito ay magkakaroon ng mga susunod na patakaran laban sa katiwalian. Una, itutuloy natin, kailangan manggaling sa isang limitadong menu ang mga proyektong pupondohan. Ikalawa, ngayon bawal na ang mga tinatawag na consumable na soft project tulad ng fertilizers, punla, gamot, medical kits, pati rin postiso, paliga, training materials at iba mga bagay na hindi masusuri kung totoongang may kinahihinatnan o kung nagmumulto at pinagkakakitaan lamang. Ikatlo, ngayon bawal na rin ang mga panandaliang infrastruktura tulad ng mga dredging, desilting, regraveling o asphalt overlay project. Kaapat, bawal na rin padaanin ang pondo sa mga NGO at piling GOCC tulad ng ZREC at NABCOR. Bubuhayin na po ang mga GOCC na ito at iba pang tulad nila na paulit-ulit na ginagamit sa kunsabahan at parang wala namang ibang silbi kundi ang maging instrumento ng katiwalian. Ikalima, ngayon limitado na sa distrito o sektor na mababatas na nag-sponsor ang kanyang panukalang proyekto. Kaanim, ipagpapatuloy natin ang tapat at bukas na bidding para sa bawat proyekto. Kailangan ipaskill sa Philippine Government Electronic Procurement System o PhilGEPS ang lahat ng mga bid notices at awards. Kapito, patuloy din pong masusubaybayan ng taong bayan ang implementasyon ng mga proyekto. Ihahayag ito ng buo sa website ng DBM at kaukulang ahensya, pati na sa National Data Portal ng gobyerno. Inatasan ko na sina Secretary Abad ng DBM na kumonsulta kina Speaker Belmonte at Senate President Drilon upang pandayin ang mekanismo at isumite ito kagad sa akin. Ilalatag natin ito upang ang maalokasyon sa bawat distrito ay mapabilang na sa ating pambansang budget simula sa panukalang budget ng 2014. Gagana lamang po ang sistema ito kung makikisa at makikilo kayo. Ihayag po ng buo ang impormasyon, suyurin at kilatisin po natin ito. Nananawagan akong makiambag at magsikap ang bawat isa gaya ng pakikiambag at pagsisikap ng inyong gobyerno. Sama-sama natin pagtibayin ang pananagutan at katapatan upang masigurong ang pera ng bayan ay ginugugol sa paraang makatarungan at tunay ninyong napapakinabangan. Maraming salamat po at magandang tanghali po muli. Thank you, Mr. President. The President is accompanied by Senate President Drilon and Speaker Belmonte. Mr. President, your first question will come from Marie Peña Ruiz of PBS Radyo ng Bayan. Magandang hapon, Mr. President. Malinaw naman po na paliwanag ninyo na yung pork barrel per se ay hindi naman masama. Sir, gusto ko lang malaman kung ano na lang po ang inyong mensahe doon sa mga patuloy na ipinagpipilitan na dapat pong mabuwag na itong pork barrel. Yung palagay ko, gamitin ko na yung sinabi, pagkabasa ko ninyo umaga si Congressman Sarmiento, no? Pinupondohan yung mga scholarships, kasalukuyan nag-aaral ngayon ito ating kabataan. Abolish natin yung PIDAF, paano funding ng scholarships? No? Ano sasabihin natin doon sa mga nag-aaral na tumaasa na makapagtapos? Palagay ko, hindi naman yata makatwiran na wala sila kasalanan, biglang tatanggalin natin yung kanilang pagkakataon na matuto. Meron naman talaga mga napapagamot sa mga specialty hospitals at sa mga regional district hospitals.
tanggalin natin ulit yung pondo. No? Pag hindi nasaklaw ng PhilHealth or meron pang kulang mula doon sa PhilHealth, paano kaya ang gagawin natin dito sa mga umaasa dyan para mapagamot ang kanilang mga karamdaman? At marami pa mga ibang bagay. Paalala ko lang, no? Ako po yung kongresista sa Tarlac, yung national project, MacArthur Highway or the so-called Manila North Road, sinasabi ng DPWH, talaga namang pag umapaw yung Tarlac River, taon-taon umaapaw yun, asfalto, nalulusaw, kailangan lang i-repair. Dumating ang panahon, nung ako'y nag-umpisang congressman, dahil nga yung Asian Financial Crisis of 1997, wala raw hong pondo. Yung PDAF po na napunta sa atin doon, ay nakiambag para maiayos yung MacArthur Highway na pinakinabangan, hindi lang po na mamaya ng Tarlac, pero lahat ang dumadaan po ng Tarlac. So, pagdating ko ba doon, sabihin na rin natin, wag na rin nating pondohan yan. So, tulad na anong bagay, no? Pwedeng gawing, di ba, pwedeng isangkapan o ikasangkapan sa mali at pwede naman magamit sa tama. Trabaho natin manigurado na maski sino pa maupo dyan, ay maobliga na gamitin sa tama. And Mr. President, ano naman po ang sagot ninyo dun sa mga puna rin na mas malaki daw ang pork barrel ngayong panahon ninyo kaysa nung nakaraang administrasyon? Mukhang mas malaki. Dahil nung araw nakatago. No, meron yung tinatawag na yung soft ang ina-itemize, tapos maraming pinaglalaan yung tinatawag na hard sa iba't ibang ahensya. Ngayon gusto natin iklaro na pag may nagmungkahi ng particular na project, eh, tinutukoy kung sino ang nagmungkahi at bakit minungkahi ang particular na project. So dahil mas transparent tayo ngayon, mas nakikita yung kabuuan. And sir, isa na lang po. So August 26, may malaking rally po. At kinakabahan ba yung ating gobyerno dito sa rally na to? Bakit tayo kakabahan? Dumami yung kakampi natin sa pagsasayos sa sistema. Maraming salamat sa kanila. Thank you, sir. Mr. President, the next question will be from Joyce Panyares of the Manila Standard. Joyce. Hello, sir. Sir, you've mentioned the investigation of the Interagency Commission. Would their probe include insertions in the past administration as well as misuse of the PDAF through the reenacted budgets? Yung, naalala nyo, no, parang talagang umilit lahat ito issue dahil kay Napoles, pero inulit ni DOJ na base doon sa COA na report, yun ang unang mga leads natin. So mas malawak kaysa doon sa sumasaklaw kay Napoles. No, so, at wala namang limitasyon. At yung itong council na to, matagal nang merong administrative order na nagtalaga sa kanila. So matagal na rin sila nag-uusap para coordinated nga yung action, magtulungan ang bawat isa para magkaroon tayo ng kalutasan dito sa lalo madaling panahon at mapanagot na nga yung dapat managot. So sir, there are no limitations. Sir, would you want to see a prosecution under your term? I mean, of all the lawmakers and the possible other entities involved in this disgusting PDAF misuse? Yung I would rather see a conviction under my term. Pero realistic tayo. No? That's part of the what we're trying to do, yung judicial reform. Mapabilis kayo yung buong proseso. So mahirap naman mga ako na magkakaroon talaga ng conviction under my term. I'm told, no? Yung for to finish the case between three to five years, no? For each and everyone. They'll go through all of the appeals processes, etc. So minimum, no? Na meron talaga masambahang mga kaso ang ating expectation. And I will be on their case, no? Hopefully. So, especially for those under the executive. Mm-hmm. Yung ombudsman at saka yung COA, constitutional bodies, independent. Pero magmakikiusap tayo, magmumukhay nga ho, na lalong papaspasin yung buong proseso. Para nga magkaroon na ng maliwanag na ehemplo. Gumawa ka na mali, magbabayad ka. Thank you, sir. Lastly, sir, from TJ Borgonio of the Philippine Daily Inquirer. TJ. Hey, sir. Sir, you mentioned that Congress has yet to craft the mechanism for the, well, the abolition and the identification or distribution of the fund. Just to clarify, no? Yeah. May mga ginagawa na tayo from the day that we started, no? And even yung, that's why I highlighted pati yung reenactment of the budget. Bakit ba napaka-particular tayo na ma-approve yung budget habang, bago pumasok yung January 1 ng susunod na taon. Ngayon yung mga, minungkahi rin natin dito, yung limitasyon ng mga proyekto, yung menu na binabanggit, ongoing na rin yan. Yung pagpo-post sa website mula na nag-umpisa tayo, nandyan na rin yan. So, further refinement of all of these controls, no? At nandyan na yung statement in principle from both chambers na ready sila to cooperate to really fine-tune the whole system. Those are all the questions, Mr. President. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon.